merong bata rito, mukhang bata pa eh, na humihiga dito sa kalsada. Bata pa. Humihiga lang siya sa kalsada mismo. Araw-araw daw to. Binuhat na. Pag-alis nung nagbigay, babalik din po siya. Araw-araw niyang ginagawa yan. Permisi kami dito. Ilan taon na siya? Hindi po namin alam. Minsan natadala sa presinto yan. Mga dalawang araw lang. E pa saan to? Wala nakakaanap doon. Wala talaga po kamag-anap. Walang kamag-anap. Karamdaman siya sa pag-iisip, wala na. Hindi namin alam eh. Kasi hindi tatanggap ng 20 yan, sir. Ha? Hindi namamalimos lang siya. Oo, basag dyan siya higa. Pag pinatayo siya, kailan bigyan mo siya ng 100? 100? Higa lang siya rito. Wala siya kamag-anak dito? Kausap na maayos ng isang lalaki. Sandaan daw. Humingi na sandaan. Tumayo ka para mahulog. Para makita natin. Tumayo ka. Dito siya namamalimos. Dumikit na siya. Ito ng social worker. Hindi ganun ano, nung bumbero kanina, nung sandahan. Hindi pa rin siya tumayo. Umalis siya kung kaya, pa rin siya. Nag-ano siya at walang kamag-anak yung bata rito. Ang problema, humihiga siya sa kalsada. Dito siya namamalimos. Baka masagasaan. Mga ilang araw na yun nandito yan. Ay, gusto ano? Gusto pera. Eh, bibigyan na ng pulis oh. Eh, bibigyan na ng pulis oh. Ayan, bibigyan na rin ng pulis. Ayun. Ayun, dami na pera niya. 100. May pera siya. Kailangan makita na araw-araw pala. Ayun. Nakausap ng isang ano, lalaki nagmaganda loob. Kinausap na maayos. Ayun, sinamahan na. Dadali sa social worker. Dadali sa social worker. Ng kapabata.
gagawin, di dapat talaga ma-rescue. Sabi ko sa mga share daw, hindi na daw po daw makita ang magulang niya dahil unang-una, yung mga anak daw para daw na niya sa nagkasama sa kapito. Dahil sa sobrang kapagod. Ayun ang lola niya, susunod mo pala sa kanya dahil sinasaktan niya. Pero salamat na. Nakausap na namin si Chairman Share daw, about them sa kanya. Hindi, dadalhin pa rin sa ano to, sa... Barangay kayo? Ganyan, ganyan lang din talaga. Kailangan mo, babanata mo talaga siya. Sobra siya, nananakit siya. Nananakit siya. Nangangagat yan, sir. Nangangagat. Ganda kanina dito, binibigyan na ng Proton Police 50. Sabi, 200. Alam mo, sabi nga niya, siya 50 pesos. Sabi niya siya 50 pesos. Sabi niya isa, dalawa. Ganyan, ganyan siya. Dinala na siya sa ano yan? Dinala na siya sa DSWD. Dinala na siya sa... nagbalik dito? Polis! Tinurn over din siya dito, dun kay Chairman Sherda. Chairman Sherda? Oo, oh, dun siya tinurn over. Barangay ano yon? Barangay 303. Yun na nga rin ang nagkwento sa amin ng kumpul sa history niya eh. Kaya nagkakaproblema, sa gitna siya ng kalsada. Ilang araw na siyang ganito? Everyday! It's always present! Ilang linggo na? Hindi lang araw na yung COVID, ganyan siya. Isang buwan na ganyan niya. Dali na. Hindi lang siya rito. Maski sa karyeto, ginagawa niya. Humihi kasi sa kalsada. Kahit na may depresya, kasi bata, hindi ba pwedeng haalmahan mo na susuntukin. Andito na yung polis na sa lahat. Okay, salamat. Yan. Ito, lumawag na yung kalsada. Dito sa kanto to ng Rizal Avenue at Recto. Sa gitna ng kalsada, namamalimos. Gusto, 100 daw. May konting sakit sa pag-iisip yung bata raw, sabi nila. Ayan. Hindi na po. At nakita lang namin, nagaano lang namin sa kasada. Itong nagkaroon ng sa gitna siya namamalimos, humihiga, sasabigan ng pera.